Maliit o kulang daw sa timbang ang baby ng buntis? Hi, Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Marahil karamihan sa inyo ngayon, mga sisi, ay nag-worry kung tama nga lang ba ang laki ng inyong baby sa loob ng inyong tiyan o masyado lang itong maliit. May mga ibang buntis din na mismo ang kanilang doktor na ang nagsabi na maliit o kulang sa timbang nga ang kanilang mga baby sa loob ng kanilang tiyan. Kahit sinong buntis naman talaga ay malulungkot kapag nalaman nila na maliit ang kanilang baby. Lalo na kung ginawa naman ninyo ang lahat para mapabuti ang kalagayan ni baby. Ano nga ba ang tinatawag na small for gestational age? Ang SGA or small for gestational age ay ang term na ginagamit para i-describe ang isang baby na mas maliit kesa ibang baby na kapareho lamang niya ng gestational age or week of pregnancy. Ang mga SGA babies ay mas maliit ng 10% ang kanilang timbang kumpara sa ibang babies na kaparehas lamang nila ng weeks of pregnancy. Ang mga SGA babies may appear physically mature, ngunit ang kanilang timbang at laki ay mas maliit kesa ibang babies na kapareho lamang niya ng gestational age. Bakit nagkakaroon ng SGA o maliit na baby? May mga babies na maliit talaga dahil sa genetic factor. Ibig sabihin ay maliit din po ang parents ni baby. Ngunit karamihan sa mga babies na SGA o may maliit na timbang ay may growth fetal problems na nangyayari during pregnancy. Karamihan sa mga babies na SGA ay mayroong kondisyon na tinatawag na IUGR or intrauterine growth restriction. Nangyayari ang IUGR kapag hindi nakatanggap ng tamang amount ng oxygen at nutrients si baby para sa kanyang proper growth and development of organs and tissues. Sino ang at risk magkaroon ng maliit na baby? Kapag ang isang baby ay hindi nakatanggap ng tamang amount ng oxygen at nutrients sa loob ng tiyan ng buntis, maaaring ang kanilang organs at katawan ay hindi masyadong mag-grow. May mga SGA babies din ang nagkakaproblema dahil limited lamang ang blood flow na napupunta sa placenta at nagiging sanhi ng mababang amount ng oxygen lamang ang nakukuha ni baby. Mga factors na dahilan ng maliit na baby. Una ay problems with the mother. Kapag ang isang buntis ay mayroong high blood pressure, chronic kidney disease, diabetes, heart disease, malnutrition, infection, alcohol, drug use, and cigarette smoking, ito ay nagiging dahilan na at risk sila magkaroon ng SGA o maliit na baby. Pangalawa ay problems with the uterus and placenta. Kapag ang isang buntis ay nagkaroon ng mga kondisyon na gaya ng decreased blood flow in the uterus and placenta, placenta detaches from the uterus, at infection in the tissues around the baby, ay nagkakaroon din ng chance na magkaroon ng SGA babies o maliit na baby. Pangatlo ay problems with the developing baby. Kapag ang isang buntis ay nagkaroon ng problema sa kanyang developing baby, gaya ng infection, birth defects at chromosome problem, ay nagkakaroon din ng chance na magkaroon ng maliit o SGA na baby. Paano masasabi o ma-diagnose ang SGA o maliit na baby? Malalaman mo agad na SGA o maliit ang iyong baby bago pa man ito ipanganak. Habang buntis ay maaring ma-estimate ang size ni baby sa pamamagitan sa pag-measure ng height ng fundus ng isang buntis. Mga diagnostic procedure para malaman kung SGA o maliit nga si baby. Una ay ang ultrasound. Ito ay mas accurate na method ng pag-estimate ng fetal size. Pangalawa ay ang Doppler flow. Ang Doppler flow ay gumagamit ng sound waves to measure the blood flow. Pangatlo ay ang mother's weight gain. Ang dagdag timbang ng isang buntis ay maaring maging basihan din ng size ni baby. Kapag maliit lang ang weight gain ng isang buntis, maaring maliit din si baby. Ano ang mga posibleng komplikasyon ng SGA o maliit na baby? Una ay maaring magkaroon ng mababang level ng oxygen. Pangalawa, maaring magkaroon ng mababang Apgar score. Pangatlo, maaring magkaroon ng problema sa paghinga dahil sa meconium. Pang-apat, maaring magkaroon ng mababang blood sugar. Pang-lima, maaring mahirapang mapanatili ang normal na body temperature. Paano maiiwasan ang magkaroon ng SGA o maliit na baby? Mga tips para maiwasan ang magkaroon ng maliit na baby. Una ay ang pagkakaroon ng prenatal care. Mahalagang magkaroon ng prenatal care o regular na check-up ang isang buntis. Mahalaga ito para
para makita agad kung meron ngang problema sa growth ni baby. Pangalawa ay ang pag-iwas sa anumang bisyo. Mahalagang habang buntis ay umiwas sa anumang bisyo gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Pangatlo ay kumain ng tama at healthy diet. Pang-apat ay inumin ang inyong mga prenatal vitamins. Lastly mga sisi, kung talagang mahal po ninyo ang inyong mga babies ngayon kayo ay buntis, ay hindi po kayo magdadalawang isip na itigil ang kung anumang bisyo na meron kayo ngayon. Dahil maaari kasi itong magdulot ng panganib sa buhay ng inyong baby. Reminder mga sisi na kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayon kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!